You know, yo guys, what's up? Welcome back to my channel, Kalimay Online po. At doon sa mga bago lang sa ating channel, aba guys, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell para palagi kang updated. At syempre, mag-join na rin kayo sa ating membership. Syempre, pag-trip mo ang ganito mga video, aba eh, huwag niyo palalampasin ang ating mga content, no? Nang sa ganun, syempre guys, masasagap mo yung ating mga impormasyon sapagkat palagi tayo nagbibigay ng mga info about sa mga BSP series coins natin from 1 piso, 5 piso, at 10 piso. At uuna ako na kayo guys, no, kapag bibili po ako ng coins, sinasabi ko naman po eh. Pero pag napansin nyo ng impormasyon lang ang aking ibibigay katulad nito ngayon, meron tayo kasing na-hunt na 5 piso BSP coin na year 2015. Error po. Error coin na naman tayo eh. Kasi marami po akong nakikita ang mga error. Pero kapag sa tingin kong pwedeng idagdag sa aking koleksyon, guys, kasi baka nga meron din kayong makuha. At maganda po kasi idagdag ito sa ating mga koleksyon. At mamaya ipakikita ko sa inyo yan. At punta muna tayo dito sa end.mista. At titingnan natin yung year 2015, di ba? Update na rin natin yung kanyang value. Yung value nito guys, yung hindi error sapagkat dito sa end.mista.com hindi po nilalagay yung mga error. Ano lamang nilalagay dito yung years at yung variation ng mga barya. Pero no, kahit hindi nila nilalagay dito yung mga error coins sa end.mista.com, sa labas guys, at mayroong mga coin collectors na binibigyan nila ng halaga yung mga error na yan. Pero depende po yan sa error kasi, no. Marami po kasi nga mga common error lang nung halos makikita mo lang sa ating mga barya, di ba? Tulad ng mga CAD error, yung mga bukol-bukol na yan, di ba? Yung parang mga damage coin lang. So wala po yung value. Maliban na lang kung yung CAD error mo ay napakaganda ng condition, like for example is brilliant uncirculated pa, yun po ang magdadala doon sa common error na yun, yung kanyang condition. So 2015 BSP Obers 3 5% guys, at Obers 3 lang, walang ibang variation dito kasi sumunod 2016 na eh. Obers 3 din, no? 5% at may value na siya guys, 5.26 sa very fine condition at extremely fine, 5.26 na eh. At sa uncirculated, biglang tumalon yung value, naging 52 pesos na. At maganda na yan. At uncirculated, di ba? Ibig sabihin, uncirculated yan guys, yung makintab yan, walang gas-gas. At pag kayo ay nakakuha yan, pwede nyo po maipalit yan sa halagang ganyan. Pwede natin gawing guide yung mga value dito na binibigay sa end.mista.com, di ba? Kaya guys, pwede rin po kayo magpa-member dito sa end.mista.com. Tingnan nyo lang sa may Google nyo, i-search nyo lang yan at mag-sign up po kayo para maging member at para matuto po kayo, no? Para matuto po kayo nga kumilatis sa mga coins natin. At panoorin nyo lang din yung aking mga video at marami na po tayong video kung paano natin makikilala yung mga variation na mga pera natin kasi sa isang year lang kadalasan may tatlong variation, no? Minsan apat pa nga eh kasi natutuklasan natin yan kapag nakakapag-hunt tayo ng mga bagong pera. Okay guys, so punta na natin itong 5 piso natin, no? Sa Obers na ito eh wala naman unusual kang mapapansin. Ayan, circulated na, no? Marami ka nang makikita mga gas-gas. At gamit na gamit na rin ang 5 piso nito. At sa reverse niya, papakita na ba natin o bukas na lang? Ayan, so pakita natin siyempre. Sa reverse, nakita nyo naman sa thumbnail kung ano yung error. Eh, no? Ayan, at video na ito. Ayan siya. Ayan, nakita nyo, nawawala yung araw. Yung sagisag ng ano, yung simbolo ng araw. No? So may baba na napapagitnaan ng tatlong star. At yung halos kalahati ng bundok eh halos nawala na din eh. Ayan po ang error dito sa 5 piso na ito. Ayan siya. Ang tawag lang naman dito sa mga gantong error guys ay mint error lang ito. Ayan. Ayan. Hindi naman ganun kataasan
Kung siguro ipagbibili natin to, hindi naman din natin halos siguro maipagbibili ng sobrang taas, pero depende po yan. At baka mayroong collector na ano yan, depende kasi sa collector na titingin yan, at kapag kurso na doon yan, pwede niya yan bilhin at mag-uusap kayo, di ba? At magkasundo kayo sa presyo, pwede po yan. Kasi may mga collector nga na mahilig sa mga error coins, kagaya ko guys. Mahilig ako magkilatis at talagang hinahanapan ko ng mga error, yung mga barya natin, at ito nga nakahanap tayo ng isa. At para sa akin lang, no, kung sa iba ayaw nila ng ganyan, sa akin meron pong halaga yan, at idadagdag ko po yan sa aking koleksyon. At doon po sa gusto rin makahunt ng mga ganito, ikunin nyo lang, itabi nyo lang po, no, at maganda po mag-collect ng mga error coins.